guys, good morning. So siguro nakatatlong sit-in video na ako this day. Kasi wala, gusto ko lang yung oras ko, yung rest day ko kasi ngayon, parang gusto ko lang gamitin yung oras ko kasi wala naman akong gagawin dito sa dorm. Kundi maghihintay lang naman ako ng oras, maghihintay lang naman ako na, alam mo yun, sa araw-araw na naiisip ko dito sa dorm, parang ang hirap. Ang hirap mag-isip na marami kang gustong gawin pero hindi mo magagawa kasi ngayon sa pandemic. Gusto mong umuwi sa bahay nyo pero hindi pwede dahil para sa safety ng lahat. Gusto mong, alam mo yung gawin, marami kang gustong bilhin, marami kang, alam mo yun, pero hindi mong magagawa. Pero aminin natin na kung walang pandemic, siguro hindi natin naiisip yung mga ganitong bagay, diba? So, meron ako dito na parang experience ko lang na gusto ko na parang pag-uusapan natin. Siguro hindi lang naman ako yung nakaka-experience ng ganito. So, let's talk about life. Yung mga experience sa family, experience in life, mga dreams mo na gusto mong mabot sa buhay. So, una, family. Sa akin kasi, family, no matter what happen, alam mo yun, nandyan sila eh. Sila yung nandyan, sila yung matatakuan mo, sila yung mahingian mo na tulong, sila yung tutulong sa'yo, ganon. So, sa lahat ng pangyayari ngayon, kailangan natin ng pamilya. Nagtatabaw ako ng mabuti. I work hard for my family, not for myself. Kasi parang, yun eh, yun lagi talaga yung mindset ko eh. Parang, kaya ako nagtapos, kaya ako pinatapos ng pag-aral ng parents ko, ng nanay ko. Kasi, kahit, alam mo yun, kaya tayo, kahit, siguro, halimbawa na lang, i-apply ko sa sarili ko. Kaya tayo nakapagtapos ng pag-aral para mag-give back para sa kanila. Kasi, kahit naman sabihin ng parents natin, ako kasi yung family-oriented. Ako kasi yung, kaya ako nagtatrabaho dahil sa pamilya ko. Gusto ko sila mabigyan ng magandang buhay. Gusto ko yung sahod ko doon lang napupunta sa pamilya ko. Gusto ko yung, basta, may mga bagay na ma-realize ka na kaya mo ginagawa to. Parang questionable din yun eh. Para kanino? Nag-work ka para kanino? Nag-work ka para saan? Isisingit ko lang dahil medyo awkward ako ngayon magsalita kasi naka-brace ako. Tapos eto, pinatanggal ko talaga kasi gusto ko yung brace, ididikit itong ipin kasi araw-araw, sumasakit to lagi. Yung dati na nandito laging ipin ko. Lagi-lagi sumasakit yan. Araw-araw, iniinda ko. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Kaya, parang na-consult outside to sa pinag-usapan natin. Parang share ko lang. Parang na-consult ako sa dentist kung anong gagawin. Kasi, ang sakit talaga. So, sabi niya, bubunutin natin yan. Braces na dyan yung bahala. Papadikit, pero hindi agad-agad. So, marami pang proseso yan. Kailangan muna i-adjust yung ipin mo, ganito, ganyan. So, yun, sa mga nagtatanong kung bakit ganito, ganyan, medyo nahiya ako. So, pero kailangan, wala namang perfect eh. So, kailangan nating embrace yung imperfections natin sa buhay. So, yun, about sa family, about status ng family, alam mo yun. So, ngayong pandemic, marami kang ma-realize na, ganito pala, ganyan. Sa akin, yung na-realize ko, sa panahon ngayon, pamilya mo ang nandyan sa'yo. Kasi, syempre, kahit masabihin may friends ka, kahit sabihin na matatakbuhan mo sila, pero sa panahon ngayon, hindi mo magawa. Kasi, Mahirap rin para sa kanila, lalo na ngayon. Lahat tayo naghihirap, lahat tayo nakaranas ng pandong pina-first priority yung family. Bukod kay God, syempre family ang next natin i-priority. So, next is experiences in life.
Experiences in life. Marami akong experience. Pa noong nag-aaral ako kasi working student ako eh. So, mahirap para sa akin kasi kung may gusto akong bilhin, hindi ko siya magagawa kasi magtitipid ako. Gusto ko, may gusto akong puntahan, may gusto akong gawin sa buhay, hindi ko magagawa kasi ay, natatabaho ako eh. So, parang trabaho, school yung ginagawa ko. Pero ngayon, nag-work ako, ganun pa rin. Work, bahay. Parang yung routine ko sa buhay, ganun lang din. Siguro ano, yung nawala yung nanay ko, lahat. Ang ingay ng motor, nakakairita. Nawala yung nanay ko, lahat ng experience ko sa life. Lahat ng hindi ko ginagawa noon nung buhay pa yung nanay ko, nagagawa ko na siya ngayon. Na dati kasi konting problema sa nanay, konting kibot sa nanay, iasa sa nanay. So ngayon na-realize ko na oo nga no, mahirap pala siya, dapat pala noon tinitrain na yung ganitong bagay kasi hindi naman yung pamilya, yung parents natin, hindi naman sila dyan forever. Lagi-lagi nga sinasabi ng nanay ko, magtrabaho kayo ng maayos para sa sarili nyo kasi para naman sa inyo yan, mag-aral kayo ng maayos para sa sarili nyo kasi para rin naman sa inyo yan, hindi naman para sa amin. Kasi anytime, anywhere, mawawala naman kami. Parang gano'n na hindi naman kami lagi-lagi nasa life niyo. So, tama yung nanay ko na parang noon lahat inaasa ko sa kanya kahit napaglalaban ang damit ko. Parang gano'n. Ang hirap. So, marami akong na-realize. Sabi ko nga, mahirap pala sa buhay no kung nawalan ka ng isang mahal sa buhay, doon mo ma-realize yung mga sinasabi niya na noon na sinasabi ng nanay ko na ganito ganyan katulad niya na magtrabaho ng maayos, mag-ipon, magtipid na para sa naman sa inyo yan, magmahalan kayong magkapatid, ganun alam, mag-aral kayo ng mabuti. Dati hindi ko yun ina-apply sa sarili ko na parang pagkasabi ng nanay ko, labas sa kabilang tenga. So ngayon parang Oo nga no, parang i-appreciate yung mga bagay. Kaya, mas masakit sa akin yung pag-usapan yung abot sa nanay ko kasi mahirap. Mahirap na mahirap siya. Yun, basta wag na natin siya pag-usapan. Yun yung mga experiences ko na hindi na natin mababalik, hindi na, alam mo yun, hindi, ang gagawin na lang natin is ituloy. I-apply sa sarili natin yung mga natutunan natin sa mga magulang natin, yung mga lagi nilang sinasabi na dati noon hindi natin binibigyan ng pansin, hindi natin binibigyan talaga. So ngayon kailangan nating i-absorb sa sarili natin, kailangan natin yakapin yung mga natutunan natin kasi sabi nga nila, mothers knows best, parents knows best. So, dreams in life, kung kanina experiences, dreams in life, simple lang naman yung dreams in life ko, bukod sa nasabi ko na sa old vlogs ko na gusto ko mag-abroad, gusto ko lang maging stable, financially, emotionally, physically. Kasi ngayon, financially, hindi ko masasabing stable ako, physically, oo, masasabi ko stable ako physically, pero emotionally, hindi ako stable since my mother left us 4 years ago. Parang yung sakit, parang basta, mahirap. Siguro, i-separate ko na lang yung about sa mother ko para malalaman niyo. Kasi nagkaroon ako ng depression, ng lungkot, parang ang hirap talaga siya, at ayokong umiyak. Yun lang gusto kong i-share na naranasan ko ngayon na realize ko this through pandemic na may mga bagay talaga na kailangan natin i-appreciate, malaki man yan o maliit. Please subscribe to my channel na kahit walang kwenta, kahit walang editing, kahit ganito lang on the spot
Nandiyan pa rin kayo, pinapanood niyo pa rin ako. So, thank you sa panahon ngayon. Isa lang masasabi ko, please stay safe. Please stay at home kung kinakailangan. Bye guys, thank you.